Mag-ingat sa iba't ibang modus ng panloloko. Talamak naman yan ngayon, kaya dapat maging wais, maging alerto at huwag magpapabudol. Narito ang report. Noong nakaraang taon, mahigit 1 bilyong piso ang natangay ng mga scammer. Industriya nang maituturing ang pambubudol, lalo na ngayong hindi lang dumarami, kundi humuhusay pa ang mga kawatan. Kaya naman bumuo ng programa ang News 5 para magbigay babala sa publiko. Iyan ang Budol Alert na pangungunahan ni Jefe Luchi Cruz Valdez kasama ang News 5 correspondents. Ito pong programang Budol Alert ay ang magwa-warning sa inyo ng kung saan kayo dapat lumalayo at hindi naloloko ng mga manloloko. Sa unang pasabog ngayong linggo, nakilala namin ang mga biktima ng cybersextortion kung saan ginagamit ang panakot ang mga malalaswang larawan at video kapalit ang pera o anumang pabor. Tampok ang kwento ng isang lalaki na ilang ulit na hututan ng pera nang nakachat niya online. Napansin ko na nakataas yung phone niya. Sinabi niya na isispread ko itong video mo. Nakausap ko rin ang 10 taong gulang na bata na pinangakuan ng 8,000 piso. Kapalit ang sex video. Anong sunod na request naman niya? Picturing ko daw po yung gamit ko na panty kahapon. Isang 15-anyos namang dalagita ang inalok ng cellphone at alahas ng isang 40-anyos na lalaki kapalit ng hubad niyang larawan. Eh, yun po yung isa sa mga kinakatakutan ko na baka po ikalat niya at pakita ng mga classmate ko, mga kaibigan ko. At dating nobyo nga ba ng isang dalaga ang nangingigil sa kanya ng mga hubad na larawan? Hina-blackmail niya na po sa akin yung mga hanggat hindi daw po ako nagsisend ng iba pang video. Hindi daw po na ibang video. Abangan ang kabuang kwento ng cybersextortion sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4:30 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.